syempre kailangan mo magpakahirap para sa pamilya mo. Mag-sacrifice. Mas better person ka ngayon kesa sa dati. Isipin din nga natin na yun. Tatanda tayo yung hila at ngayon sa day, uuwi tayo. Kailangan natin ng pera. So hard. Spend so hard din ah. Pero alam mo yung limitasyon. So, know your limits. Yun yun. Kasi you're working so hard tapos dahil gusto mo kumain ng ice cream, hindi ka bibili ng ice cream. Sorry. Gano'n na kayo katagal sa Singapore? Ikaw, Jane? 11. 11 years? 16? 16? 24? 21! 21. Ako pinakabata! Ako, in 21 years, isang beses ako nagpabak. Sa tingin mo, anong mas natin mo? That time ha, hindi to pang Miss Universe, love talaga. Kasi parang excited ako nun yung feeling mo. So, ako nung no, nga, ako ganun din. Kasi love mo sila, di ba? So, siyempre, bigay ka kung ano meron ka. Tapos nung siguro nung mga ilang beses na, tapos hindi mo lang din na na-appreciate. Di ba, alam mo yun? Yung sacrifice. Oo. So, ngayon parang sabi ko, sige, magbibigay na lang ako pagka... pagka may extra ganun, or kunyari may okasyon. Sa akin, same. Bilang may anak, love. Kasi yun yung way ko para ito daman sa kanila, yung love ko. Love in action! Love is sacrifice. Sa tingin nyo ba ang hot dog na may tuturing siyang bayani? O martir? Kuya Boy! Bayani! Ang bayani ay martir! Maro lang yun! Bayani sa bansa natin. Mas martir. Martir sa family natin. Kasi napaka-martir ka. Kaya bayani ka. Oo, bayani lang. Di ba ba? Para ang naging bunga ng pagpapakamartir mo ay naging bayani ka para sa kanila. Sa kanila. Ano, sa bansa natin at sa pamilya natin. Pero martir, kasi may tendency pag OFW, feeling nila parang ATM machine ka. Oh. Ang usual notion sa OFW, anytime nahingan ka, meron. In a way, tas martir. Tas parang feeling mo, dahil meron ka, or yung pakiramdam mo na mas meron ka kumpara sa nasa Pinas, nahiya ka naman yung magkikita. So, diba, parang may nare-reflect din tayo ito na ano, ang isang OFW, nilakayan niya lahat para sa kamilya. Oh. Diba, magpapakamartir din yun? Yes. Kasi, mahal natin kasi yung papadalahan natin. Kaya, kaya natin yung ano, yung mga sacrifice nila. Yung minsan na kahit nung walang-wala ka na, gagawa ka talaga ng paraan para lang makabigay ka sa kanya. Tissue? Mamaya pa yung baby. Pero sa tingin nyo ba, napakahalaga ba sa isang OFW na ano, mag-anong siya, matutunan niya ang money management? Wait! Kailangan kasi marami na tayong alam na 20-25 years na sa abroad, pag-uwi ng Pilipinas, walang luhaan. So, mahalaga siya. Kaya mahalaga siya. Mahalaga siya. Kasi sayang yung 20 years mo, sabi natin kanina, OFW, martir. So, sayang yung pagka-martir mo kung uwi ka. Nangangat. Martir naman kaya napukunta dito. Parang, luwag-luwag para. Maka-LL. Maka-AA din. Maka-angat-angat. Importante sa akin yung money management. Kasi, ano, paano kung hindi ka marunong mag-money management, paano kung may in case of emergency, tapos lahat binigay mo na sa Pilipinas, di ba? Tapos wala ka dito savings, ano yung gagawin mo? Mangungutang ka. So, dapat talaga may money management para meron ka nakalaan sa savings, meron ka nakalaan sa emergency funds, at meron ka rin para sa mga expenses mo. Pero dapat, huwag kang lalampas doon sa kinikita mo buwan-buwan. Bat. Sabi nung iba. Sabi nung iba, depende paano kung maliit yung kita mo. Diba? Paano ka magsisave eh, kasi yung kinikita mo sakto lang sa pagkain. Paano mo? Sa pamilya mo. So, dapat hindi mo rin ibigay lahat. Maliit nga yung sweldo mo. So, dapat talaga, doon talaga mapasok yung money management. Lalo na kapag maliit ang sweldo. Wala kang alam sa money management. Kahit na maging sabi mo, wala ka pa din alam. Kahit maliit yung malaki yung sweldo mo, regardless sa laki yung kinikita mo. Irrelevant yung laki ng sahod. Para kasi siyang responsibility din na maging, ano pa lang ang tawag na, maging good steward ka sa pinagkakalot sa'yo. So, yun nga, lagi ko na-realize ko din to. It's not really how big, di ba kanina ko pa sinasabi. It's not how much. It's how you use it. Tsaka
Tsaka ano din, para may passive din din yung time management doon sa pag-access mo ng pera. Kung ngayon siya kagad ibibigay, o hindi mo naman pala, hindi naman pala, kailangan pa. Tapos nagpadala ka kaagad, tapos may mga iba ka pa dapat bayaran, diba? So, papasok din yung conflict doon sa ano. So, yun na, magkakaroon ka na magkakaroon ng problema kung paano hindi ka kasi na naman yung sweldo mo kasi nga, naibigay mo na kaagad eh, hindi pa naman pala necessary, di ba? Dapat i-ano mo din. Hindi dapat laging bigay ng bigay. Oh, yeah. And yun nga, may time, ano din ba? Dapat may time management din, yung money management. Consideration. It's just like she's, ano, prioritizing. Yeah. Time management, uwi na tayo. Patingin nyo yung mga walang idea sa financial literacy, sila ba yung madaling magoyo ng mga scam? Bakit kaya sila nabibiktima? Kasi nga kulang sila sa ano, yung knowledge ba yun? Bukod sa knowledge, hindi sila aware. Kulang sila sa sahod, so gusto nila isimani. So pag may nag-offer sa kanila ng gano'n na ano, grab ka agad nila. Kasi ang inisip kasi nila yung dollars. Kasi normal ngayon, lalo na't mga online-online, ang dami nag-offer eh. So ngayon, kung may inganyo ka doon sa kanila, sasabi, oh, madodobre pera mo yung ganyan, baka madali kang mas. Pag ganyan kasi, nasa isip ko yung dollar sign. Yung iba hindi na ngayon naaral ko, hindi mo. Mahalaga din ba yung ano, long-term financial goals sa isang OFW? May goals ka? Oo, dapat talaga may goals. Kasi sa financial, ah? Sa financial. Kasi sa kunyari, yung sweldo mo ngayon, iniisip mo, anong gagawin ko sa sweldo ko? Hindi naman pwede dati padala mo sa Pilipinas. Kasi hindi naman forever dito. Oo, dapat kung umuwi ako, meron akong sariling akin. Hindi lang para sa pamilya ko. Meron din, hindi lang dahil nakatulong ka sa pamilya mo. Dapat, meron pa rin ganyan. Yung sa'yo, kahit na walang natitira sa sweldo, basta bigyan mo ng option, part ng salary mo, yung goal mo na yun, okay na. Saka be consistent mo. Be consistent talaga. Kahit yung nalakas lang pagpapit, pero at least ginagawa ko siya. Kailangan talaga maging consistent. Parang ano din yun eh, parang exercise din, di ba? Hindi ka naman mag-lose weight kung hindi ka maging consistent. Ang sakit din yan! Ang sakit ka ng topic ha! Hindi ka naman magkakaroon ng body goals kung... Kaya nabating ko sa chart ko. Consistent ako, dapat consistent. Baka iisip mo din, di ba? Pag wala kang goals, financial goals, yung resources mo, nakascab kasi lagi ka dito ng konti, lagi ka dito ng konti. Pag nakascab kasi parang hindi siya nakapokus sa isang target. So parang wala siyang ano eh, wala siyang pwersa kapag nakascab eh. Saka maganda dun sa goals, parang lang may nilulook forward ka. Pero alam ko, gusto mo ito itanong eh. Hindi ko lang kung itatanong mo na, pero ipa-fast forward ko. Parang gusto ko kasing ibigit. Pero di ba sasabi natin kailangan may long-term goal? Nung pumunta ka ba, ito practically speaking na alam ko si Abby, kasi stick mo si Abby, marami na siyang ano. Pwede ko i-announce yun, marami na ng kapirahan siya kagupan. Nakundan. Nung nag-umpisa ka ba, yun na agad. Kumbaga, ang tungtong mo dito, naisip mo na agad, uy, kailangan may long-term goal ako. Hindi. Nung unang dating ko dito, ang iniisip ko lang, kumita, makasano, makatulong sa pamilya ko. Ang pangarap mo nga lang nun, isang hikaw lang eh. isang rilo, yun lang. Nakuha mo na lahat. Yun lang yung plan, yun lang yung gusto ko noon. Pero nung dahil nga sa, kumbaga, syempre, habang tumatagal, natututo ka sa buhay, di ba? Naano mo yung hirap na pinagdaanan mo noon, tapos ngayon, gusto mong mas better person ka ngayon kesa sa dati. So, hindi lang para sa sarili mo, tulong ka din sa pamilya mo. Katulad sa akin, mga kapatid ko na pag-aral ko. So, ngayon, nurse na rin silang pareho, nagtatrabaho na. So, mag-aan yun sa buhay kasi may katuwang ka rin tulong sa pamilya mo, sa magulang mo. So, ilang hikaw na ang nabili mo? Ilang hikaw na? Mas mataas yung pangarap niya kasi nung na-abroad ako, Giordano na yung pangarap. Kasi hindi ako nagkaroon ng Giordano sa Pinas. Pili ko pag naka-Giordano sa Shine. So pagpunta ko dito, pangarap ko Giordano, sinisilvin 3-4-10 dollars. Ganun lang pala kababaw yung pangarap. Unti-unti, hindi naman biglaan. Tignan mo nga, for 16 years, di ba? Nakakahiya naman kung wala kang nabili sa sarili mo or wala kang naitulong ka or wala kang naitulong sa pamilya mo, di ba? Yun yung masakit. Kung ano dati talaga, usapan namin yung Joel.
Sino yung jowa na yan? Ex! Ex! Ano yung tag? Ano yung usapan ni Joe? 2 years lang. 2 years lang. Tapos para makatawid lang, no? Oo, tapos para mapagawa yung ano. Kasi gusto kong bumutog yun. Kay Joe? Hindi. Yun lang yung pangarap ko. Talagang bumutog. Yun, 2 years. Yun, 15 years lang. Kasama ang asawa. Hanggang sa ngayon lang, ano ko na lang. Bukod na kayo. Siya. Pero yun, bumukod sa akin. Bumukod na siya. Yun lang. Sa makabilang bahay lang. So, ang ano ko lang ngayon, yung goals ko, maano ko lang sila, makatapos lang yung mga. Yes, of course. Lahat naman ang magulang ka. Ang nasa isip ko kasi ngayon, makagraduate lang sila. Okay nga. Okay nga. Kaya ano, tayo lang, makapagpagdala tayo sa Pinas. Lahat naman tayo nila. Paano natin ma-draw yung line between too much at saka ina? Too much pagluho na. Ay, yung pagbili ng cake ng birthday, si ganyan. Siya yung too much. Oo, para sa akin. Yung parang hindi naman na siya masyadong importante, kaluhuan lang. So, may sinasabi si ano. Ako kasi yung sa anak ko ha, sa experience ko, yung anak ko hindi ko yan sinanay sa ramihan ng buhay. Pero yung halimbawa, magaling siya sa ganun na grades, nakakuha siya, hindi ko naman yun i-expect. So magsasabi yan ng advance na, oh ma'am, ito yung ano ko, wow, galing. Yun, magbibigay talaga ako sa kanya. Nagbibigay sa reward na. Oo, reward na yun, you deserve it because you work so hard. Yes. So nagbibigay talaga ako. Pero yung halimbawa kalbuan, oh ma'am, ganito, ganyan, ganyan, yung cellphone ko, ano, yung gusto niya ng gano'n na mahal, ano yan, pag-ipunan mo, and you tell me if you deserve it na makakuha ng gano'n. Gano'n ako sa ano ko. Ako sa mga ano ko, gano'n ako. Pero yung sinasabi ko kasi too much, sa mga relatives. Na-try ko din yung month, hindi ako nagsigay. So, paano siya na-overcome? Kasi yun ngayon magiging dilema ng mga hindi nagbibigay. Parang binabawasan niyo. Oo, nagiging padamot ka. Paano siya na-overcome? Kasi parang, ano yun eh, emotionally... Pinaiintindi ko sa kanila kung bakit. Naiintindi mo na lang. Yung iba hindi. Nasa sa kanila na yun. Nasa sa kanila yun. Sa akin naman kasi ang ano ko dyan, hindi ka pwede magbigay lagi. Kasi paano mo ma-emergency, tapos wala ka na. Saan ka huhugot, diba? Wala ka nang may lalabas kasi nga ubus ka na kabigay sa kanila. So, isa rin yung ano. Kaya minsan, dapat magsabi ka rin ng no. Hindi naman masama maging selfish eh. Minsan, diba? Kasi kung bigay ka ng bigay, tapos yun na ako may emergency, kung kailangan talaga, tapos wala kang mailabas, wala ka nang mahugot. Kasi na, nabigay mo na. Nabigay mo na lahat. Kasi normal kasi talaga sa OFW eh. Yung, diba, magbigay ka sa pamilya mo. Of course. Oo, yun talaga. Minsan, hindi mo rin agad, hindi ko na alam, baka ako lang yun. Hindi mo ma-draw pa rin yung line ng mahirap. Need, tsaka wants. Kasi, parang feeling mo, basta po sa pamilya. Parang ano na natin eh yung positive na ba? Parang bagis na. Yung mga naman na sabi mo at daw. Generation, di ba? Kaya pag tinatama mo, parang you're advanced na pamilya. Yes, parang ito ni Iba. Ay, din naalala ko pala, may mga family friends pala kami. Ayun pala yung mga OFW na nakilala ko. Ayun, US sila. Pagdating talaga, marami ka ng chocolate. So, talaga naman. Ganun yung parang kalakaran. Parang two-way din yung naging fault. Naging fault din ng OFW. Kaya naging kalakaran siya. Kasi dati nga yung mga naunang OFW, kagawian niya. Pag umuwi, lagi may pasalubong. Mas isa mga kapit-bahay. Meron din naging fault. Kasi parang medyo mayabang din tayo. Eh. Parang umuwi. So one day millionaire. Pag umuwi, ay lahat bibilihin. Pero pag balik dito, na-try ko yan. Baon sa utang. Hindi naman yung unang-unang ganun, di ba?
Siyempre matututo ka sa umpisa. Saka nakakatuwa din eh, kasi parang unang experience, no? No. Galing sa pinagpag-uusap. Mga ilang beses din nangyari yun. Hanggang sa umabot na yung time na Abby, yun, nalala niyo ako dito. Oo, ano yung tawag, ang tawag namin yan, backup man. Backup man. Pagka may uuwi, kapag may nag-message sa'yo, Abby, need ko backup money. Dear, I need backup money. Pasa ka sa PNP. Alam na yun. Alam na yan. Pinula. Pag sinabing backup money, ibig sabihin kasi sobrang kayabangan pag first na buo yun. Sabi mo, sari, talaga yung ano, may kayabangan din talaga tayo. Parang hindi rin natin matanggap sa sarili natin na uwi tayo sa wala tayong kayabangan. Actually, tayo yun eh. Oh. Lalo nakasanayan na lang yung receipt yun. Alam naman nila talaga. Nakay ko yan. May nagsabi ha? Ilang araw ko pa lang dito, wala ka ng pera. Pag may mga kakilala ka pupunta Singapore, hindi libre mo, di ba? Oo. Oh, pag umuwi ka, yung one time na walang-wala talaga ako, sorry, busy ako. Naging busy. Naging busy. Ayun, naging hatlang ko siya parang nakikita niyo. Kasi sa kanya time management equals to money management. Wala na money eh. So busy. 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 So kapag tinanong ko kayo, ayaw niyo ko sa